Shoppers at the Mega Q-Mart in Quezon City would immediately make a beeline on rice stalls offering the low-priced rice varieties following the price cap on regular and well-milled rice. Consumers say they welcome any savings they can get. Among them is Boy Evangelista, who bought 5 kilos of rice, enough for a week's supply. Malaking bagay ito. Oo, oh, doon sa kabila, 60, dito 45. Meron kang 30 pesos na pambili ng, 50 pesos na pambili ng isda. Yan sa loob. May ulong ka na, may bigas ka pa. Gano'ng katagal ng pilang? Sandali lang. Some rice traders in Commonwealth Market hope governments promised financial aid would come soon enough. Many retailers say they have been losing money since the price ceiling was implemented. They have no choice, though, but to follow the order. Non-compliance means fines up to 5 million pesos or jail time of as long as 10 years. Yung dating 52 namin, ilalagay na namin sa 45 para makatulong naman sa gobyerno para mapababa ang presyo ng bigas na sinasabi nila. Pero ang tanong namin dyan, pag naubos yung stock namin, anong isusunod namin? Kasi wala pa nga naman yung ayuda namin eh. Tapos maglalagay na kami ng ganun. Eh, lugi na kami ng 5 to 4 pesos bawat kilo. Despite the hefty penalties, some retailers risk defying the government's directive. They say they can't survive the revenue loss. Hindi pa kaya ma'am kasi yung pinapatupad na 41 to 45 pesos kasi sobrang mahal pa rin po. Hindi, kung bibigyan po ako ng mura, mabibenta ko po ng 41 yon kung mura. Kung hindi, hindi ko rin po mabibenta kasi malugi. The Department of Trade and Industry tells rice retailers there is no need to worry, help is coming. After verification, validation na legitimate mo sila at nagtitinda silang palugi. O nalugi sila sa nakaraang araw. Target mo natin bagong matapos ang linggo, magsimula na ng distribution ng DSWD ng financial assistance. First to receive the 15,000 peso financial assistance are retailers in public markets and sellers who are registered with the local governments in Metro Manila. Also included are small stores that will be identified by the DDI. Meron po kasi mga micro stores, sari-sari stores na mga nasa barangay na maliliit na posibleng hindi registrado sa munisipyo o sa syudad. Dito naman po pumapasok yung aming Bureau of Small Business Division na nangangalap ng impormasyon tungkol dito sa mga maliliit na mga sobrang yung micro, kung tawagin micro business natin. To lessen the logistical cost of rice, the Agriculture Department is also coordinating with the local government units to facilitate the direct delivery of rice to the market. The Philippine Rice Industry Stakeholders Movement, or PRISM, is also assisting retailers. Ako yung rice miller, no? At saka yung mga rice trader. Meron kami mga network na mga retailers. Ito ay aming minomonitor, making sure na ito ay magkakaroon sila ng supply para nakipagtulungan din kami sa DA at sa DTI para masuportahan din kung sino ba yung mga retailers na wala pang supply para dito sa 45 pesos at 41. So ito yung monitor natin. Meanwhile, premium grade rice varieties are not covered by the price ceiling. Joyce Balancho, ABS-CBN News.